Taurus, hi, welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update for September 1 to 15, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Taurus, what's coming to you first half ng September. Uy, Leo energy. You're going to shine. Yes, magiging very, 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 very confident ka sa sarili mo. Maaring meron ka mga achievements ngayong first half ng September na magbo-boost ng iyong confidence. Mm-mm. Or improvement sa sarili mo, kaya ka mas confident. Oh, Uranus. This is unexpected change, no? Parang biglaang pagbabago. Exciting rin yan, no? Mm-mm. Oh, wow! Ang ganda, Taurus. This is abundance. Jupiter is the planet of abundance, expansion, knowledge, blessings. Mm-hmm. So, I think itong change na to na mangyayari sa inyo ay may kinalaman sa pagbabago, no? Na pagpasok ng abundance sa buhay ninyo. Stability ng inyong finances. Maaring may mga blessings na parating. Your overall energy. Overall energy. The High Priestess. Ito yung someone na ano, maraming alam sa buhay. Pero tahimik lang siya. Marami siyang alam pero tahimik lang siya. Hindi siya yung nagyayabang ng kanyang kaalaman. And some of you might also be expert in the esoteric, no? Someone na let's say you're also a tarot reader, astrologer, practicing spirituality. Someone na merong very high instinct, intuition. Okay? Let's see your challenge. Your challenge, the Wheel of Fortune. Maaring meron kang mga plans na nahihirapan kang i-execute, nahihirapan kang simulan or gawin. Okay? It's time to make that change. It's time to take action, Taurus. Kasi hindi mo aakalain kung ano ang swerteng maibibigay sa iyo niya ng pagbabago na gagawin mo, nung actions na gagawin mo. Some of you, kung gusto nyo magkaroon ng bahay, pwedeng makakagawa kayo ng paraan para makuha yung bahay na gusto nyo or yung gusto nyo bilhin. Pwede rin namang bili, renta, or anything na may kinalaman sa home life, family life nyo. Your opportunity, the Hermit. This is about isolation. Maaring meron kang opportunity na mag-focus sa sarili mo. Magkaroon ng katahimikan ng isip. Lalo na kung meron kang minamaster na abilities. May minamaster ka na talents, na skills. Okay? Yung iba sa inyo, you are really someone who's very spiritual. Na marami kayong alam. Like, nasa spiritual community kayo, pwedeng you are a spiritual healer, spiritual teacher. And you will gain a lot of wisdom, Taurus. And I think, itong Jupiter energy na to, kasi like what I mentioned kanina, knowledge din to eh. Exploring your knowledge. So as an opportunity, pwedeng mag-aaral ka. Oo, makakapag-aaral ka. You will also be reassessing your situation, ano yung makakabuti sa'yo, ano yung hindi. Okay? So, your blessing. Oh, Queen of Cups. As a blessing, this is about your compassion, your love for your craft. Pagmamahal mo sa sarili mo, pagmamahal mo sa mga taong nakapaligid sa'yo, sumusuporta sa'yo, and also sa talento na meron ka. You're going to be very creative, Taurus. Yung iba sa inyo, may blessing of baby. Okay? Kasi meron dito unexpected change. Yeah, pwedeng may bagong
baby sa family. So it's either ikaw yung mabubuntis or yung person mo. Diba? But of course, you have to be careful kung hindi ka pa ready. But still, it's a blessing. Mm-mm. Yung iba naman, meron dito makakapag-acquire ng ano, ng property. Pwede makakabili kayo ng lupa. Or anything na real estate property na pwede nyong pagkakitaan, gawing business, Airbnb, rentals, ganun. Money, career, finances. O, diba? Ten of Pentacles, Son of Wands, the Daughter of Pentacles. Stability. Meron stability sa inyong trabaho, career, business, your finances. I also see you na merong kang katuwang sa buhay. Can be your family member, romantic partner. Kung sino man to na tumutulong rin sa'yo para ma-manage yung business, kung meron kang business. I also see na merong pag-uusap dito pagdating sa inheritance. Pwedeng yung iba ha, merong unexpected na makukuhang mana. Okay? Just take whatever resonates. May pag-uusap pagdating sa mamanahin. And iba sa inyo, itong mamanahin nyo ay gagamitin nyo para makapagsimula ng bagong pagkakakitaan. Mm-mm. Maganda siya kasi mas lalo mo siyang mapapalago. Oo, kaya siguro may abundance dito kasi it's part of, you know, growing something, improving something, expansion. Mm-mm. Your love life. Nine of Wands. O, yung iba sa inyo, pwedeng medyo challenging yung relationship ninyo, lalo na kung may asawa kayo, no? Pwedeng merong mga bagay na hindi kayo napagkakasunduan, pero you are still working on it. Inaayos nyo. Mm-mm. Sinusubukan nyo talaga na i-work out to para sa marriage ninyo, para sa mga anak nyo, para sa family ninyo. Meron kasi rito nagsusorry. Kung meron mang managkamali, no, pwedeng ikaw or the person that you're dealing with, nagsusorry siya. Gusto niyang ayusin yung relationship. And then if you are single, I feel like there is someone, merong person na mag-offer ng love sa inyo. But I don't know kung open kayo rito sa person na to. Kasi pwedeng masyado kang guarded. Oo, na tipong overthinker ka na, lalo na kung nagkaroon ka ng past trauma, na kung hindi ka pa healed, mahirap yan kasi yung trauma mo, yun pa rin yung iisipin mo about this new person, na baka ma-experience mo yun, baka ganito, baka ganon. So, yun yung magiging dahilan or magiging hadlang para magkaroon ka ng love life. Kasi na-overthink mo tong person na to. But I feel like, ano, itong person naman na to, maaring seryoso rin naman siya. Oo. Possible that this person also wants a serious relationship na to the point na nag-iisip na rin siya of settling down. Okay? So, kung hindi ka pa sigurado sa person na to, then get to know this person. Kilalanin mo muna. Oh, parting of the ways in either romance or business. Nako ha, baka meron ditong ano, paghihiwalay. Okay? Ang paghihiwalay, hindi lang yan sa relasyon na romantic, no? Pwedeng sa friend. Pwede rin tong paghihiwalay sa business partner mo. Romance or business eh. You may be dealing with a dark woman. Meron siyang dark complexion o kaya dark hair. Uy, may happiness. Baka tong happiness na to dahil sa blessings na darating sa'yo. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. I think itong journey na to, spiritual journey, no?
you will realize kung ano yung mga bagay or sino yung mga tao na kailangang magstay sa buhay mo at kung ano at sino yung dapat mo nang i-let go. Great awakening, walk in your truth, stand firm in your light. How can you trust yourself more? Oo, yung iba talaga sa inyo, ano, light worker, you are starseed or kaya you are someone na nasa spiritual path talaga, na meron kayong mission dito sa mundo para magtumulong, no, to ascend the energies of the collective. Oo, merong awakening dito. So I think magkakaroon ka ng paninindigan sa mga paniniwala mo, sa mga gusto mong gawin sa buhay, mga gusto mong i-pursue. Kaya lang, it will also lead to separation sa mga tao na hindi in alignment sa path na gusto mo. Okay? So part ng unexpected change yan sa buhay mo. So that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye!